Duty 150cc, bagong labas na naman ng motor na kamukha ng NMAX. Bakit laging kamukha ng NMAX ang nilalabas yung mga 150cc? Panahon na nga ng mga Max 2 at hindi pa kayo gumawa ng bago. So anyway, kung hindi nyo pa alam, no, meron nga palang bagong nilabas na 150cc, ang Isuzu Motorcycle Corporation. No? Ito, tignan nyo. Ito yung side view. Oh my God! Ito naman yung brand. Wow! Kamukha-kamukha siya ng NMAX. So ano po? Sama, tara, samahan mo kong talakayin natin kung anong motor po. Let's go! Okay, let's go! What's up guys? What's up mga kapwa? Ako Mandirigma, JB Mandirigma nga pala ulit, ang inyong Mandirigmang Pato. For today's video, gagawa tayo ng bago nating content dahil nga meron na namang umakalat na bagong 150cc nakahawig ng NMAX. Eh hindi pa nga tayo nakakamubon no, sa Easy Ride 150N ng nilabas ng Motorstar. Meron na namang bago na lumabas dito sa ating market. Bago pa lang, as in, kamukha-kamukha ng NMAX. So kung gusto nyong malaman kung ano ito, samahan mo kung talakayan natin ang bagong content natin na to. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe ka na dyan sa ating subscribe button. I-hit mo na rin yung notification bell below para lagi kang updated sa mga darating kong video. Gumagawa ako ng iba't ibang klaseng content, katulad ng mga motovlogging, food vlogging, tapos yung mga history vlogging, no? So tara, samahan mo kung talakayan natin ang bagong 150cc na Isuzu kamukha-kamukha ng NMAX. Let's go! Ito na nga mga kapwa ako Mandirigma, no? Nire-research ko dito kasi nagulat talaga ako nung lumabas tong 150cc na to na kamukha-kamukha ng NMAX. Ang brand name nito, ang pangalan ng brand name niya, Isuzu Motorcycle and Electric Vehicle. So sa tunog pa lang niya guys, sa tunog pa lang niya, Isuzu Electric Motorcycle and Vehicle. Ibig sabihin, ang unang nilalabas nito, mga electric vehicle. Ano-ano ba yung mga electric vehicle dito sa atin sa Pilipinas? For example, katulad ng mga nilalabas nila na e-bike. Yung mga kina-charge na mga clone motorcycle, yung mga katulad ng mga Mio Soul, UI, yung mga nakikita siya kung ganyan sa mga kalsada. So, walang carburetor yon or hindi ginagamitan ng gas. Ang ginagamit doon, electricity, which is meron yun na battery na may capability na bumiyahe sa loob ng isang araw o higit pa, depende kung gano'ng kalayo ang biyahe na gusto mo. May capability yung battery na yon na magtagal sa biyahe, kaya tinawag yun na electric bike. Ginagamit na nga yan ng iba't ibang klaseng mga Pilipino, no? Katulad ng mga simpleng nagninegosyo sa mga palengke, bumibili na sila ng mga electric bike. So, ba't sila bumibili nun? Siyempre, bukod sa hindi mo na kailangan magpagas at magcha-charge ka lang naman ng battery, nakakatulong sa kanila yun sa pang-araw-araw nila, katulad ng pagbabiyahe ng mga transportasyon nila, ng mga paninda nila at sa pagbili ng mga ititinda nila. So isa nga yun, isa yung mga electric bike sa mga nakatulong sa ating mga Pilipino, no? Para mas mapadali yung pag-transport ng mga pangangailangan natin sa araw-araw. Hindi naman kasi lahat afford magkaroon ng lisensya, no? Or wala silang time para mag-asikaso ng mga ganung documents katulad ng pagkuha ng lisensya. Pag bumili ka kasi ng mga electric bike, guys, mga kapwa ko Mandirigma, hindi mo na kailangan ng lisensya, kailangan mo lang helmet. Yung maging safe ka lang sa biyahe, syempre. Pero meron ng lumabas noon na batas LTO na sabi nila, kailangan mo na raw kumuha ng lisensya kahit na electric bike lang yung gamit mo na motor. Pero ngayon, wala pa naman yun. So, mabalik nga tayo. Palakayin na nga natin itong bagong 150cc, ipapakita ko sa inyo. Ayan, kung nakikita nyo sa taas ng monitor ko, guys, tignan nyo ang itsura. Ito nga yung 150cc na Isuzu Polar Bear 150. Kita nyo, pangalan pa lang ha, Isuzu Polar Bear 150cc. So kung nakikita nyo dito sa monitor ko, ito yung itsura niya, guys. So sabi dito, ito pa lang ang nilalabas nilang specification ha. Ito pa lang dito sa post na to ng mismong page ng Isuzu Motorcycle and Electric Vehicles. Nakalagay dito yung pangalan ng motor na nilabas nila. Ayan, kung nakikita nyo dito nga sa taas ng monitor ko, i-edit ko yan ha. Ayan, para mas malaki nyo makita. 150cc engine. 150cc engine, ibig sabihin, may makina yun. May makina, so digas to. Ginagamitan natin to ng mga unleaded gas, no?
Tapos, with built-in, may built-in na siyang FM stereo. So habang nagmamaneho ka dyan, magpiplay ka lang ng mga trip mong music, eh Bluetooth naman na yon. Tamang sound trip ka, yung iba kasi katulad ko, naka-Honda click ako, no? Bumibili pa ako ng ano, maliit na Bluetooth speaker, tapos nilalagay ko sa bulsa ng Honda click pag gusto ko mag-sound trip. So ito, hindi na guys, kung nakikita nyo, eh no? O oh, diba? May dalawang speaker na, tapos may pindunan pa sa kanan. Sa mga NMAX kasi wala yung reserve yun eh. Para pag nag-modified ka, dun mo rin ilalagay yung mga pindutan mo. So ito, tignan nyo guys, tingnan nyo kung gano'ng kalupit. O oh, diba? May dalawang speaker ka ng kasama. So ang available color pa lang na lumalabas ito sa aftermarket natin is red, white. Ayan o, oh, nakikita nyo. Tignan nyo naman yung harap guys, kung gano'ng ka-pogi yan. Talaga kamukhang kamukha ng NMAX 150 ng Yamaha. Version 1. Di ba? Sino makakapagsabi unang tingin pa lang dyan? Pag nakasalubong mo siguro yan sa kalsada, tapos marami na nakapag-avail ng mga Pilipino yan. Kasi, ano eh, abot kaya yung price eh. Mamaya sasabihin ko sa inyo kung magkano yung price. So, ito pa lang yung unang nilalabas nilang kulay. Red and white. Ito naman yung pangalawa, guys. Ayan, yung katabi ng red and white, kung nakikita nyo dyan sa monitor ko, pati dyan sa likod ko. Blue and white. Di ba? So, dalawang kulay pa lang yung nilalabas ni Isuki Motorcycle na kulay. Isang red-white tsaka isang blue-white. Mix yun, no? Kung titignan natin dito mga kapwa ko mandirigma, no? Meron na siyang naka-install na windshield. Ganyan na ganyan yung sa NMAX eh, pag bibili ka eh. Ay hindi, meron man... Wala pa palang windshield yung sa NMAX. Kailangan mo pang bumili niyan para magkaroon ka, di ba? Pero ito, meron na. Tapos meron rin, ano ba tawag dito? Parang side bag, yung nilalagyan nila para mga pang-pulis, mga pang-patrol highway, mga pang-HPG. Meron na rin kung gusto mo. Siguro sa kanila mo rin i-avail yan. Para makapag-avail ka niya. Kasi yung ibang unit naman wala eh. So, ito katulad niya, yung pula. Wala namang ganun, guys. Kung makikita nyo sa harap, from dito, sa headlight, kamukhang-kamukha talaga ng version 1. Tapos sa signal light niya, kamukhang-kamukha rin. Naka-disc brake. Nasa kanan ng disc brake. Digital speedometer rin raw to, sabi nung iba, digital speedometer rin. Tapos 150cc nga. Okay, hanap pa tayo ng iba. Kulay blue. So, tingnan nyo naman guys yung harap. Harap tsaka yung side view. Ayun yung harap niya guys, kung nakikita nyo. Kamukhang kumukha talaga ng version 1. Ang pangalan niya is Isuzu 150 Polar Bear. Mula sa headlight, pati signal light, ganyan-ganyan nung kay NMAX version 1. So, nagtataka ako dito, no? Hindi ko maintindihan yung mga ganitong klaseng company. Kung kaya mo naman mag-provide ng isang motorcycle unit, bakit kailangan mo pa mang clone? Bakit kailangan pa mang gaya? Pero wala tayong magagawa doon. Tsaka, may batas ba doon? Kung may alam ko yung batas doon, alam ko kasi bawal yung gano'n, yung mga pagka-cloning. Pero, labas tayo doon, no? Paki-comment down below na lang kung ano masasabi nyo about doon sa pagka-cloning. Kasi para sa akin, para naiiwasan sana yung brand war, or yung pag-discrimination. Syempre, hindi naman lahat ng Pilipino afford makabili ng branded na motor, di ba? So, kaya naglalabasan yung mga gantong unit para ma-experience rin ng mga walang capability bumili ng mga branded na motor. May naka-maxi-scoot sila. Pinaparamdam niya na naka-maxi-scoot ka, no, kahit pa paano. Dahil nga sa murang halag. So, ito, ayan yung front view niya. Meron na siyang windshield, stock. Tignan naman natin yung side view. Kung sa side view naman guys, kung titingnan wow! Nyo ha, mga kapwa ko mandirigma. Kuhuwang-kuha talaga. As in, every details. Buti pa nga ang Motorstar, nung naglabas sila ng 150N, eh kamukha naman NMAX yung gilid. Yung panggilid lang, as in yung kalahating katawan lang. Kasi pagdating sa headlight, o sa harap, iniba na nila. Mas pinagmukha nilang aggressive look. Kasi pag nakita mo yung 150N, ako kasi, kung di nyo pa napapanood yung vlog na nandyan sa description, yung link, i-check niyan. Para sa akin, yung Motorstar ng 150N, napaka mas aggressive nun. Aggressive look siya para sa akin. Ito naman, talagang NMAX look eh, oh. Which is meron lang siyang built-in stereo dun nga sa loob niya. Hindi ko lang sure kung may bulsa pa to ha, kasi may built-in stereo na eh. Pero mula front to back, gayang-gaya niya, naka-air-cooled to. Parehas disc brake front and back. Naka-disc brake siya, tapos dalawang shock sa likod, stock. Promise, mga kapwa ko mandirigma. Gayang-gayang, kayo anong masasabi nyo dito? Kuwang-kuwa talaga yung pagkakaklone ng NMAX nito. Hindi katulad ng Motorstar, iniba nila kahit papano yung harap. Para hindi lang masabi na, ay, gaya lang ng NMAX yan. Pero pag naka-side view ka naman doon, gabit mo ang easy ride, talaga ang pogi rin ang dating mo doon. Naka-massive look ka.
talagang side view pa lang, unang tingin sa'yo ng mga baguhang nagmumotor, ay nakayan max to, tapos naka-modified lang harap. Which is hindi modified yun, stock yun ha. Stock ng Motorstar yun, ayun yung 150N nila na unit. Wow! Tapos lumabas pa nga yung Isuki, 150 Polar Bear, 150cc. Eh mas lalong kamukha ng N-Max. Imagine mga kapwa ko mandirigma, no? Mga kapwa ko nagmumotor. Pag ito kumalat, dito sa atin ha, pag ito kumalat, hindi magtatagal, maraming makaka-avail ito. Nakakalito na sa kalsada. Ako kasi tumutuwa ako pag nakakakita ako ng mga ganun eh. Hindi ako nakikipag-brand. Ako, supportive ako sa lahat. Mapa-branded gamit mo, mapa-China yan. I don't care, man. Kasi supportive ako. Kanya-kanya tayo ng trip sa buhay. Ba't kung pakikil naman yung tao eh, ayun ang gusto niyang bilhin. Meron nga dyan, may kakayahang bumili ng branded, pero mas pinili, China eh. Mag-China. Parang ako, nakabili na ako ng dalawang Honda Click ko ha. Meron na akong dalawang Honda Click. Pero kumuha pa rin ako ng Rusi, RFI-175, yung ganito yung itsura. Oh, nandun pa sa kasa, hindi ko pa kinukuha. Pero dumating na, sabi sa akin nung cashier doon, nandun na yung unit ko. Actually, nag-chat sila sa akin kahapon, nag-chat. Sabi, sir, nandito na yung unit nyo, pero hindi ko pa kukunin. Plano ko kasi kunin yun sa katapusan, regalo ko sa sarili ko yun eh. Tsaka may personal matter kung bakit sa katapusan ko kukunin. Anyway, mabalik tayo dito. Ito na nga yung side view niya. Kamukhang-kamukha ng N-Max, mga kapwa ko mandirigma. Mayroon siyang built-in stereo, parehas disc brake, harap likod. Stock yung muffler. Feeling ko kasi laki ng muffler nito, yung sa Easy Ride 150, ganun. Kamukhang-kamukha eh, no? Stock rin yung shock. Tapos, meron siyang kickstart, mga kapwa ko mandirigma. Ito ang maganda dito, meron siyang kickstart. Hindi ko lang alam ha, kasi pag naglalabas ang isang motor, meron niya nakalagay ng sticker na FI ha. Ito wala. Tinignan ko na yung left side ng picture, wala. Sa kanan, wala. O kahit dito sa mga throttle bar na malapit, wala. Pero kung makikita nyo naman, yung speedometer niya, bilog rin. Katulad nga ng sa N-Max, katulad ng sa Easy Ride 150, bilog rin. Mapataillight niya, kapares na parehas. Maski yung sa grab bar niya, sa likod. Pares na pares ng N-Max, ginaya na talaga guys. Wala akong masasabi dito. Yung tank niya, nandun rin sa gitna. Tapos nandyan nga yung radio. Throttle niya, stock, parehas. Pero hindi ko lang alam ha, kung heavy duty yung ginamit na materials sa mga button, no? Kasi wala pa nga nakakapag-vlog nun. Ngayon lang naman lumabas tong unit na to. Tapos meron siyang kickstart. Tapos dito yung air filter. Stock rin. Meron na rin pala siyang fender, no? Sa likod, para hindi ka natatalsikan ng putek. Meron na rin siyang takip sa likod para hindi siya natatalsikan ng putek. Meron na nga rin siyang pender dito sa gulong niya sa likuran para pag umaandar nga o mabilis ang takbo mo at pingtag ulan, hindi ganun katalsik ang putek, no? Wala rin naman siyang butas doon. Same na same katulad sa N-Max. SRP nga pala nito guys, no? Itong nakita kong SRP dito na ipinost pa lang, no? Nagkakahalaga raw to na 75,000. So, wala pong nilalabas kung magkano yon sa 3 years, no? Wala pong computation doon. Basta ang sabi lang dito, 75,000. Ang Isuki Motorcycle Electronic Corporation, matatagpuan nyo sa Lipa, Batangas, sa Calabarzon. Nandun pa lang yung unang branch nila. So wala pa dito sa atin sa Metro Manila, no? Wala pa dito sa Bandang Pasig, wala pa sa Pateros, wala pa sa Taguig, wala pa lumalabas na ganun, no? So i-update ko kayo pag meron ng branch na mas malapit dito bukod sa Batangas. So kayo guys, mga kapwa ko mandirigma, anong masasabi nyo dito sa bagong labas na motor na ba? Kung mas magaling ba to? Mas ma-affordable ba? Sana ginawa nilang fuel inject para tapos liquid cooled. Pero tingin ko naman dito, ano lang to, air cooled lang. Kasi wala pa naman binibigay sila na full specs. Ang ipinost pa lang nila dito, yung brand name, yung CC, tsaka yung built-in stereo. Ayun pa lang yung sinasabi nila dito. Wala pa silang sinasabi kung single overhead cam o dual overhead cam. Wala pa silang sinasabi kung liquid ba or air-cooled, pero I think pakita ko yung side view, mga kapwa ko mandirigma, tingin ko dito air-cooled tong motor na to, hindi siya naka-liquid-cooled, no? So abangan na lang natin sa mga susunod nating specification about dito sa Polar Bear 150cc. So maraming salamat nga pala. Ayan pa lang yung unang quick review natin, ayan pa lang yung maishishare ko sa inyo kasi ayan pa lang yung nakuha natin ngayong info. So pakihit naman yung subscribe button dyan, ihit mo na rin yung notification bell below para lagi kang updated sa mga darating kong video. Maraming salamat, JB Mandirigma nga po ulit. Abangan nyo pa sa mga susunod pa natin vlog. Goodbye!